Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. At muli po nating tunghayan ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa John chapter 13 verse 31 to 34. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Pagkalinis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon, mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ay maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako? Ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Ito po ang salita ng Diyos, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Dito po sa chapter 13, pinag-usapan natin nung isang araw na hinugasan ng Panginoong Jesus ang kanilang paa. At ano ang sabi ng Panginoon? "Serve one another just as I have served you." Nagpipakita palagi ang Panginoong Jesus ng isang example na pwede nating sundin at nung mga alagad noon, "Serve one another just as I have served you." Pagkatapos ay napag-aralan natin na si Judas sinabi ng Panginoong Jesus na si Judas ay ipagkakanulo siya. At pagkatapos na sabihin ito ng Panginoong Jesus kay Judas, umalis si Judas. Ngayon ay sinabi niya ang mga pananalitang ito, "Mag-ibigan kayo sa isa't isa." Pagkatapos na sabihin ito ng Panginoong Jesus at sa mga susunod na araw ay mapag-uusapan natin, binanggit ng Panginoong Jesus dito rin sa chapter 13, bukas ay maaaring or sa Monday ay pag-uusapan natin na binanggit ng Panginoong Jesus na si Pedro naman ay itatatwa siya. Sa mga pangyayari na magaganap, sinasabi rin ng Panginoong Jesus na siya ay ipapako sa krus. Yung mga alagad, nagkakaroon sila ng damdamin sa isa't isa na nagpapagalingan, iyan yung mga pinag-aralan natin. Sa lahat ng bagay na ito, nagsabi ulit ang Panginoong Jesus ng isang bagay na dapat nila ring i-consider. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ano po yung utos na yun? Mag-ibigan kayo. Alam ng Panginoong Jesus ang nangyayari sa buhay ng mga alagad. Maaring siguro pagkatapos na nangyayari itong mga bagay na to na ipako ang Panginoong Jesus, mababalitaan nila na si Judas pinagkanulo ang Panginoong Jesus at ibinenta sa 30 pirasong pilak. At pagkatapos nun ay nagbigti siya. Siguro kung nalaman ito ng mga alagad at nalaman nga siguro nila ang nangyaring yun, ay magagalit sila kay Judas. Magkakaroon sila ng galit at sama ng loob kay Judas. At kung nalaman din nila na itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus, marahil ganito rin ang kanilang magiging damdamin na magkakawatak-watak sila, magkakagalit sila, magkakaroon sila ng mga hindi magandang damdamin sa isa't isa. Pero muli ay sinabi ng Panginoong Jesus, "Mag-ibigan kayo." Nagbigay siya ng isang bagong utos sa kanila na dapat nilang gawin sa mga panahong ito, sa mga later times na ito na magaganap pa sa kanilang mga buhay, mga ma-encounter pa nila na mangyayari, ang isang mensahe na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kailangan handa nilang tanggapin ang isa't isa, ang kahinaan ng isa't isa, ang pagkukulang ng isa't isa na mga alagad
dapat wala sila yung idea na i-accuse o kaya magsisisihan o kaya ay lumayo ka na sa amin dahil ito'y ginawa mo. Wala, na, wala dapat ganung makita sa kanila. Kundi ang sinasabi ng Panginoong Jesus, mag-ibigang kayo sa isa't isa. Siguro mahirap nilang gawin yun dahil nga sa mga personality ng bawat isa. Iyon yun isang bagay na sinasabi ng Panginoong Jesus sa atin din. Tayo ay tinuturuan ng Panginoong Jesus na mag-ibigan sa isa't isa. We should learn to accept one another. We should learn to accept the weaknesses of each other. Yung kahinaan ng isa, yung pagkakamali ng ating kapwa, na kung sila man ay magkasala sa atin o kaya may mga bagay silang ginawa na hindi natin nagustuhan, ang nais ng Panginoon ay mag-ibigan tayo sa isa't isa, lalong-lalo na sa mga kapatiran, lalong-lalo na sa pamilya, lalong-lalo na sa magkaibigan. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Tanggapin ninyo ang isa't isa sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagkukulang. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Yes, it's difficult to do, lalong-lalo na sa mga taong hindi ka ibig-ibig, lalong-lalo na sa mga taong sinaktan ka. Pero ano po ang cue dito? Binigay ng Panginoong Jesus ang dahilan kung bakit kailangan nila mag-ibigan sa isa't isa at paano nila ito maisasagawa. Sabi po, kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo sa isa't isa. Katulad din nung maglingkod kayo, kung paano kayo pinaglingkuran. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Pinakita ng Panginoong Jesus na ang best example or para maibig mo ang iyong kapatid, ang iyong co-disciples, ang kasama sa church, ay sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Yung pag-ibig ni Kristo na ipinakita sa kanila na ang Panginoong Jesus walang itinatwa sa kanila. Kahit si Judas, hindi naman niya talaga itinaboy si Judas. Kung si Judas ay nagbalik loob, alam ko papatawarin siya ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus tinanggap sila kung ano ang kanilang kahinaan. Iyon yung pag-ibig ng Panginoong Jesus sa kanila. Pag-ibig ng Panginoong Jesus na handa silang tanggapin ano paman. Ganun ang pag-ibig. At yung pag-ibig ng Panginoong Jesus ay nagkaroon ng culmination o katapusan o pagpapakita sa kanyang aksyon. Pinakita ng Panginoong Jesus ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng aksyon hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Na handa siyang mamatay para sa kanila. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga alagad. Na nung mga oras na yun, hindi nila nauunawaan na ito pala'y plano at layunin ng Diyos. Sa atin, ano ang ating example o ano ang ating magagawa para ibigin natin ang ating kapwa? Ibigin yung mga hindi ka ibig-ibig, ibigin yung mga taong hindi ka tanggap-tanggap, yung mga nagbigay ng pasakit sa'yo. Ang pag-ibig po ng Panginoong Jesus. Kung tutusin tayo po, ang laki ng kasalanan natin sa Panginoon. Di natin siya tinanggap. Di tayo nanampalataya. Nagkasala tayo sa Kanya. Ilang beses mo na ba na tinatwa ang Panginoong Jesus? Ilang beses mo na ba siyang hindi pinakinggan? Ilang beses mo na ba siyang sinaktan? And yet, ang pag-ibig ng Diyos, ang patuloy na yumayakap pa rin sa iyo. Hindi niya sinusukat ang iyong pag-ibig, kundi ang pag-ibig niya ay palaging sagana na handa kang tanggapin, handa akong tanggapin sa aking mga pagkakasala, sa aking mga kasalanan, hanggang sa kanyang kamatayan, tayo ang kanyang iniisip. Oh, what love! Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang sinasabing example ng Panginoon. Kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan din kayo sa isa't isa. Aba, ito rin yung example na ibinigay ng Diyos sa mag-asawa. Lalaki, ibigin mo ang iyong asawa kung paanong inibig ni Kristo ang iglesia. Ang pag-ibig ng Panginoong Jesus na ginawa para sa atin, ito yung magtulak sa atin na ibigin natin ang ating kapwa. Mag-ibigan tayo. Ano ang result kung tayo ay mag-iibigan? Anong result kung ikaw na isang taong sinaktan o
nagkasala sa iyo ang iyong kapwa, ay nagawa mo siyang patawarin, ibigin, tanggapin, ano po ang sasabihin? Tunay nga, ikaw ay alagad ni Kristo. Masasabi nila ng tao na mga mananampalataya yan, iyan, kaya niya napatawad yung taong gumawa sa kanya. Dahil may Kristo siya sa buhay. Ito ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y alagad ko. Siguro, yun na po yung outcome ng pag-ibig. Yung result na makikita ng mga tao. Pero ang pinaka-the best na matatanggap mo sa iyong puso ay yung kapayapaan. Na hindi na natili ang galit, hindi na natili ang sama ng loob. Bagkos ang naghari sa iyo ay ang pag-ibig ni Kristo. Mahirap ibigin ang mga taong nagbigay ng sakit sa iyo. Pero magagawa mo lamang yan kung naunawaan mo na kung paano ka inibig din ni Lord, kung paano ikaw na nagkasala ay pinatawa din ni Lord, ay magagawa mong ibigin sila kung paano mo naranasan ang pag-ibig ni Kristo. Kapatid, baka merong mga tao na kailangan mong ipahayag ang pag-ibig, paakitaan ang pag-ibig. Kung wala naman, magpatuloy tayo sa pag-ibig sapagkat ito ang iniutos sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming maraming salamat at muli mong pinukaw ang aming puso ng iyong pag-ibig. Patawarin mo kami kung di namin nakikita o hindi namin na-appreciate or na-appreciate man namin ay nakalimutan namin na kami rin ay inibig mo. At ang pag-ibig na ito, pinatawad mo kami, tinanggap mo kami for who we are. Ito rin ang gamitin naming pag-ibig sa aming kapwa. Lord Jesus, salamat po, salamat. Turuan mo kami na punuin ang aming puso ng pag-ibig, Panginoon. Pag-ibig na nagbumula sa iyo. Tulungan mo kami, O Espiritong Banal, na maibig namin. Bigyan mo kami ng maraming pag-ibig ni Kristo upang maibig namin ang mga tao, lalong-lalo na yung mga nagbigay ng sakit o mga bagay na, no, help us to forgive, O God, just as you have forgiven us, because this is your love for us. Thank you, Jesus. I pray for every listeners that we could learn to love each other, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po and see you again on Monday. Go to church at patuloy tayong lumago sa Panginoon. God bless you.